Hello mga katwini! Pinapangarap niya makapangasawa ng lalaking mayaman. Mahanap niya kaya? O susundin niya kung anong tinitibok ng kanyang puso? Sa buhay, may mga taong gusto makapangasawa ng mayamang lalaki o babae para sa ikagiginhawa ng kanilang buhay. Kahit na hindi nila ito mahal. At meron naman taong susundin ang tibok ng kanilang puso basta sa ikaliligaya nila. Kahit na mahirap o mayaman pa ito. Ang kwentong ito ay tungkol sa babaeng na si Anna na nangarap na makapangasawa ng mayamang lalaki. Tungayan natin sa videong ito kung makakahanap kaya si Anna ng lalaking mayaman na pinapangarap niya o hindi kaya't susundin na lang niya ang tinitibok ng puso niya. Pero bago ang lahat, kung bago ka palang napadpad sa akin channel, ay gusto ko sanang makahingi ng kaunting subscribe sa inyo at huwag niyo rin kalimutan na i-click ang ring bell. Maraming salamat po! Isang ngiti ang isinukli ni Anna sa binatang silo nang magtama ang kanilang mga mata. Pilit niyang ini-ignore ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Baka naman lang gamin ang lamesa natin sa sobrang tamis ng tinginan niyo ha? Kayo ha? Natatawang kometa ni Belle. Hindi, magkaibigan lang kami ni Luke. Alam mo naman na hindi siya ang tipo ko, sis, di ba? Sige na. Kunwari, naniniwala ako kahit na ang lagit-lagit ng tinginan niyo. Ewan ko sa'yo, kain na lang tayo. Habang kumakain sila, agad lumapit si Luke sa kanilang pagkainan. At ang sabi nito, Anna, iniiwasan mo ba ako? Gulat na palingon si Anna sa pinanggalingan ng pamilyar na boses. Oh, Luke, ikaw pala yan. Naku, hindi. Bakit naman kita iiwasan? Tensyonadong sagot ni Anna. Kasi hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko. Hindi na rin kita nakikita sa kantin tuwing tanghalian. Akala ko pa naman may pag-asa ako sa'yo. Napabuntong hininga si Anna. Mahalaga sa kanya si Luke. Kaya naman nais niya na malaman nito ang totoo. Ayaw niya na patuloy itong masaktan. Luke, tatapatin na kita. Hindi kasi ikaw ang tipo ng lalaking gusto kong makasama. Sana ay maintindihan mo. Bakit? Totoo naman ang pag-ibig ko sa'yo, Anna. Hinding-hindi kita sasaktan. Promise. Muling kumabog ang dibdib ni Anna. Kitang-kita niya sa mga mata ni Luke ang sinseryo. Napagtantunan niya na iniibig na pala niya si Luke. Napaisip siya sa kanyang isipan. Nais ko lang naman maging masaya. At kung si Luke ang magpapasaya sa akin, ay handa akong isugal. Kahit na isuko ko ang aking pangarap na makapangasawa ng mayaman. At isang panigurado ang sinabi ni Anna para kay Luke. Pangako yan ha? Hindi mo ako sasaktan? Promise, hinding-hindi kita sasaktan, Anna. Sige, susugal ako sa'yo. Manlaki ang mga mata ng binata bago ito tilang batang nagsisigaw sa saya. Tila hindi nito alintana ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanila. Pangako, Anna, hindi ka magsisisi. At agad itong niyakap ng mahigpit. At tunay nga na hindi siya nagsisi sa pagpili kay Luke. Sadyang napakabait at napakalambing. Bonus na lamang ang gwapo nitong mukha. Halos paulanan siya nito ng kung ano-anong regalo araw-araw. Mamahaling bulaklak, chocolate, alahas, at kung ano-ano pa. Isang araw, pinagalitan niya si Luke. Ayaw ni Anna na labis-labis ang inilalabas nitong pera para sa kanya. Hindi ko gusto na kung ano-ano binibigay mo sa akin, Luke. Alam ko na mahirap kumita ng pera. Masaya naman ako sa'yo kahit wala ang mga material na bagay na yan. Ikaw naman, nagagalit ka agad. Gusto ko lang naman mapasaya ang babe ko ah. Habang naglalambing. Basta! Huwag mo na akong bilang ng kung ano-ano. Oo na. Date tayo bukas, babe. Gastos lang yan. Huwag na. Hindi ako gagastos. Promise. Saan ba tayo bukas? Basta, babe. Malalaman mo rin yan bukas. Sige. Basta ba, makakatipid tayo, ha? Kinabukasan, nang mag-alas 8 na ng umaga, ay isang malakas na busina ang narinig ni Anna mula sa labas ng bahay. Isang nagarang sasakyan ang nakita niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita niya si Luke sa loob ng sasakyan at agad itong nagtanong, kanino sasakyan to? Nakangiti lang si Luke
Habang si Anna naman nagtataka, "Pasok ka na, babe. May pupuntahan tayo." Sa haba-haba ng kanilang ninyahe, nakarating na rin sila. At mas lalo pa nagtaka si Anna nang pumasok si Luke sa isang village kung saan naglalakian ang mga bahay. Sa tapat ng isang magarang bahay sila huminto. Napanganga siya nang makita ang malawak nitong bakuran. Sa garahe ay nakaparada ang sa tingin niya ay hindi bababa sa 5 sasakyan. "Ano to? Kaninong bahay to? Sa akin? Sa atin? Ano? Paano sa'yo?" "Sa akin ang lahat ng ito, babe. Sorry, babe. Nagpanggap akong mahirap sa'yo." "Mayaman ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Sorry, babe. Gusto ko kasi makakita ng babae na mamahalin ako ng totoo. Hindi sa kung anong yaman ko. Saka, hindi naman yun mahalaga sa'yo, hindi ba?" Napaisip si Anna sa tanong ni Luke. Tama, simula nga nang tanggapin niya ang simpleng si Luke ay hindi na mahalaga sa kanya ang yaman. Ngayon ay wala na siyang mahihiling pa. At wala siyang pagsisisi na tinanggap niya si Luke mayaman o mahirap man, ay ito pa rin ang pipiliin niya. Lubhang mapagbiro talaga ang tadhana. Marahil kung tinignan niya ang estado nito sa buhay, ay nagsisisi siya dahil hindi siya nakahanap ng tunay na pagmamahal. Mabuti na lamang at sinunod niya ang binubulong ng kanyang puso. Sa buhay, mas mahalaga pa rin ang binubulong ng ating puso kaysa sa ating pangarap. Tandaan na lang natin kung ano man ang antas ng iyong buhay, kung mahal ka ng isang tao, tatanggapin ka niya maging sino ka man.